nang pumutok ang balitang paglusob ng mga Taliban sa Afghanistan. Maraming bansa ang nagpaabot ng tulong sa mga taong nais umalis ng kanilang bansa at handa umanong tumanggap ng refugee o yung tinatawag na asylum seeker. Isa na rito ang Pilipinas. Noong August 17, 2021, inanunsyo ng Palasyo ng Malacanang na handa ang Pilipinas na tumanggap ng mga asylum seeker mula sa bansang Afghanistan kasunod ng pagbagsak ng gobyerno nito. Kung babalikan natin ang kasaysayan, may siyam na pangyayari o pagkakataon na kung saan ay nagkaroon ng malawakang pagtanggap ang bansang Pilipinas para sa mga refugees. Halina't balikan natin ang mga ito. Una sa ating listahan, narito ang the first wave of the White Russians na refugees. October taong 1922, mayroong 23 barko lulan ang mga White Russians na naghahanap ng bansang kukupkop sa kanila upang makaligtas sa kamatayan sa kamay ng Red Russians o mga sumusuporta sa Socialist Revolution noong 1917. Dalawang daungan ang nagbukas para sa 23 barko. Una ang daungan sa Shanghai, China at ikalawa sa Manila sa Pilipinas. Tumanggap ang bansa o ang Pilipinas ng 800 na White Russian. Makalipas ang ilang taon, 526 sa 800 refugees ang tinanggap sa San Francisco sa Estados Unidos, ang iba na may tumungo sa Australia. Samantala, 250 naman sa kanila ay nanirahan sa Mindanao upang magtrabaho sa isang abaka plantation. Ikalawa sa ating listahan, ang mga Jewish refugees. Sa ilalim ng pamamalakad ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, mayroong 1,200 na Hudyo mula sa Europa ang lumipad sa Pilipinas noong 1934 para makatakas sa posibleng kamatayan o yung tinatawag na Nazi persecution noong naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Taong 1940 naman nang maglabas si Pangulong Manuel L. Quezon ng Proclamation No. 173 na kung saan sinusuportahan nito ang pagtanggap ng aabot sa 30,000 Jewish refugees. Nagpatuloy ang Pilipinas sa pagtanggap ng mga refugees sa pamamagitan ng Commonwealth Act 613 na kalaunay naging Philippine Immigration Act of 1940. Samantala, tumulong naman ang magkapatid na Frieder mula sa Jewish community in the Philippines upang makalikom ng pera o pondo na pangsuporta sa mga refugees. Ikatlo sa ating listahan, narito ang Spanish Republicans. Taong 1936 hanggang 1939, 500,000 Spanish Republicans kasama ng kanilang mga pamilya ang lumipat patungong Pranses at sa Hilagang Afrika para makaligtas sa posibleng kamatayang haharapin. Noong unay nahirapan ang mga refugees na kumuha ng visa, ngunit kalaunay nagbukas ang ilang mga bansa para sa kanila. Kabilang na rito ang Mexico, Dominican Republic at ang Pilipinas. Nagbukas ang ating bansa at ang ating pamahalaan para sa mga ganitong sitwasyon bilang tulong sa kapwa-tao. Ika-apat sa ating listahan, narito ang refugees from China. Malugod na tinanggap ng Pilipinas noong 1940 ang aabot sa 30,000 kumintang members mula sa bansang China matapos ang Chinese Civil War. Kasabay ng taon, isinabatas ng Kongreso ang Philippine Immigration Act of 1940 na kung saan ay nililimitahan ang pagtanggap sa mga imigrante sa bilang na 500 kada taon. Subalit may karapatan pa rin ang presidente na tumanggap ng refugees ayon sa usaping pangrelihiyon, politika at panlahi. Ikalima sa ating listahan, narito ang the second wave of White Russians. Sa pamamalakad ni dating Pangulong Elpidio Quirino, 6,000 White Russians ang tinanggap sa bansa. Ang mga White Russians na ito ay tumakas mula sa komunistang pamamalakad ng China. Taong 1949 hanggang 1953, dinala ang mga refugees na ito sa Tubabaw Island sa Eastern Samar.
matapos ng ilang taong pamamalagi sa bansa, ang ilang refugees ay nanatili sa mga bansang Australia, USA, Brazil, Dominican Republic, France at Belgium. Para naman sa ika-anim na listahan, narito ang Vietnamese refugees. Mula sa taong 1975 hanggang 1992, dumaong ang mga Vietnamese o mas kilala bilang boat people na tumakas mula sa Vietnam War. Ang ilang refugees ay napadpad sa Bataan. Samantala, ang 2,700 refugees naman ay tinanggap sa Ulugan Bay at Tara Island na matatagpuan sa Palawan. Pagkalipas ng ilang taon, ang ilang refugees ay lumipad patungo sa Canada, ngunit ang iba naman ay nagdesisyong manatili sa ating bansa. Para naman sa ikapitong listahan, narito ang mga Iranian refugees. Iranian Revolution ang nagtulak sa ilang Iranian na nag-aaral at nagtatrabaho sa bansa na manatili na lamang dito kaysa makipagsapalaran na bumalik sa kanilang bansa noong 1970. Ang ilang Iranian ay nanatili sa kalinga ng mga Pilipinong Muslim. Samantala, ang iba naman ay nag-asawa ng Pilipino at humiling ng Philippine citizenship. Para naman sa ikawalong listahan, narito ang Indo-Chinese refugees. Binuksan ang Philippine Refugee Processing Center sa Morong Bataan para tanggapin ang mga refugees mula sa mga bansang Laos, Cambodia at Vietnam matapos magkaroon ng pagbabago ng rehimen sa mga bansang ito. Sa loob ng 14 na taon mula 1980 hanggang 1994, 400,000 ang Indo-Chinese refugees ang nagpakupkop sa Pilipinas. Kalaunan ang iba rito ay inilipat sa mga bansang Estados Unidos, Canada, France at Australia. Para naman sa ikasyam at huling listahan, narito ang East Timor Nationals refugees. Taong 2000, 600 refugees mula sa bansang East Timor ang lumipad patungo sa Pilipinas habang ang kanilang bansa ay sinasakop ng Indonesia. Sa tulong ng Simbahang Katoliko at ang kooperasyon ni dating Pangulong Estrada, nakalikom sila ng pondo na siya namang gagamitin pang suporta sa mga East Timorese. Samantala, nang naging maayos na ang sitwasyon, bumalik rin ang mga East Timor National sa kanilang bansa. Ang pagtanggap sa mga asylum seekers ay may legal na basehan, kaya naman handa ang bansa o ang Pilipinas para magbigay ng kalinga sa mga ganitong sitwasyon. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!